Kabanata 28. Tumawa si Marvin pagkatapos makinig. Nakakatawang dahilan para makipaghiwalay, para sa akin. Haha, Marvin talaga. Ikaw ang iniisip ko simula nung naghiwalay tayo. Kinagat ni Hannah ang kanyang mga ngipin at nagpatuloy. Marvin, iniisip ko ang nangyari sa atin noon. Ang oras na kasama kita ang pinakamasaya at pinakamasayang oras para sa akin. Talaga, nakinig si Marvin kay Hannah kaya emosyonal na sinabi, sa puso 10,000 uri ng damdamin, kung sasabihin mo ay talagang mabuti. Marvin talaga. After breakup, akala ko kakalimutan na kita, pero mahal pa rin kita sa puso ko. Tumanggaw si Hannah at hinayla si Marvin na may seryosong mukha. Ito ay hindi dahil sa aking winning rate. Tumatakbo ako para sa 10,000 dolyar. Nakita ni Marvin ang babaeng nasa harapan niya. Kung wala akong 10,000 dolyar, titingnan kaya ako ni Hannah sa mata. Hindi naman, Marvin. Paano mo ako naiisip ng ganyan? Agad na nagpakita ng hinain si Hannah. Talagang ayaw ni Marvin na makita muli ang mapagpanggap na hitsura ni Hannah. Dahil ang babaeng ito ay dumating upang makipaglaro sa kanya, bakit siya dapat maawa? Kung ganoon magbalikan na tayo. Nang marinig ito ni Hannah, agad niyang pinunasan ang 2 luha sa gilid ng kanyang mga mata, na puno ng kaligayahan sa kanyang mga mata. Talaga. Mahusay, hinawakan ni Hannah ang braso ni Marvin, mahal, inimbitahan mo kahapon si Daisy sa hapunan at gumastos ng maraming pera. Hindi ka handang gumastos ng ganoon karaming pera para sa akin. Napaawang ang maliit na bibig ni Hannah at tinapik si Marvin sa dibdib. Malamig ang puso ni Marvin. Hindi nito maitago, wala akong masyadong pera noon. Tsaka noong wala akong pera, sinubukan kong tulungan kang mabili ang lahat ng gusto mo. Kung mayroon akong 10 dolyar, 9 dolyar ang gagastusin ko sa iyo. Sa pagsasalita tungkol dito, ang puso ni Marvin ay pumuputok pa rin ng panunuya, nakakaramdam ng walang kapantay na kabalintunaan. Ngunit hindi nakita ni Hannah ay ang kakaiba ni Marvin, nalubog lamang siya sa kaligayahan ng paggastos ng pera, hawak ang braso ni Marvin at naglakad pasulong. Honey, paano mo gagastusin ang natitirang pera? Sa sandaling naisip niya na maaari niyang simulan ang paghot-hot ng pera, nagningning ang 2 mata ni Hannah at excited na nagtanong. Ang natitirang pera. Wala ka bang $50,000 na natitira sa iyong premyong pera? Paano mo ito gagastusin? Hinawakan ni Hannah ang kamay ni Marvin, ipinatong ang kanyang ulo sa braso ni Marvin at nagpatuloy, mahal, may gusto ako nang. Hindi pa natatapos ni Hannah ang kanyang mga salita, sinabi ni Marvin nang walang pakialam, Hannah, ginastos ko ang $50,000 kahapon. Ano? Naubos. Dinilat ni Hannah ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala at tumingin kay Marvin. Oo, ano ang problema, dear? Ipinatong ni Marvin ang kanyang kamay sa balikat ni Hannah. Hannah, sinabi mo na hindi dahil nanalo ako sa loto at yumaman kaya ako nakabawi sa iyo. Talagang naantig ako. Ngayon ang araw ng ating reunion. Hayaan mong dalhin kita sa Food City sa labas ng ating paaralan at kumain ng masarap na pagkain. Kumain ka ng lana, hinampas ni Hannah ang kamay ni Marvin. Kinagat ang kanyang mga ngipin at itinuro si Marvin, may natitira pang $50,000 kahapon, at ginastos na ang lahat ngayon. Dahil dyan, tinadyak ni Hannah ang kanyang mga paa. Hannah, ang pera na iyon ay isang pera sa hangin. Bumili ako ng $50,000 ng stock. Baka magtagumpay ako, tumiti si Marvin kay Hannah na may masayang mukha at gustong hilahin ang kamay ni Hannah. Hindi pa nakukuha, ay Hannah isang kamay upang buksan, stop, stop, ikaw pa rin maglakas loob upang maglaro ng stop. Ikaw ay isang psycho, tapos na sinasabi, Hannah din ay tumalikod palayo upang umalis. Hannah, saan ka pupunta? Sigaw ni Marvin kay Hannah sa likod. Mawala ka, si Hannah ay malapit ng pasabugan ni Marvin. Alam din ni Hannah na ang bagay na ito ay masyadong apurahan. Dahan-dahan ang hintayin si Marvin na maniwala sa kanyang sarili, at pagkatapos ay hayaan si Marvin na gumastos ng $50,000 para sa kanyang sarili. Ano sa tingin mo? Una,
Tinanong ko si Marvin tungkol sa natitirang $50,000. Bilang resulta, binili ni Marvin ang lahat ng stock. Gusto pa rin umupo at maghintay para kumita, what a psycho. Galit na galit ako. Nakatayo si Marvin sa parehong lugar, tinitingnan si Hannah na papalayo ng palayo, na may mapait na ngiti sa kanyang puso. Sa oras na ito, napakalinaw kay Marvin na hindi talaga namimiss ni Hannah si Marvin. Sa kanyang puso, bumalik si Hannah para bumawi sa kanya. Mali ang sinasabi niyang napakaganda. Ang layunin ni Hannah ay makabawi sa natitirang $50,000. Oh, sigurado, lahat sila ay peke. Nakatingin sa pag-alis ni Hannah, nakangiti ang bibig ni Marvin, babae, hindi mo alam kung ano ang namis mo. Si Marvin ay nakatayong mag-isa sa gilid ng kalsada, pakiramdam na sila ni Hannah ay ganap na magkaiba. Imposibleng magkaayos ulit. Nakilates ni Marvin ang babaeng ito. Inaalala ang mga panahong magkasama sila noon, naramdaman na lamang ni Marvin na masyado na siyang malalim sa pag-ibig noong mga panahong iyon, na naging dahilan ng katangahan ng mga tao. Nag-iisip si Marvin. Sa oras na ito, may pumasok na tawag sa telepono. Si Jennifer. Sa oras na ito, nakalimutan ko na naman ba ang laban ng badminton. Natigilan si Marvin at nakahinga ng maluwag. Walang ganyanan. Hello, Presidente. Matapos kumpirmahin ni Marvin na wala siyang anumang pagsasaayos ng badminton, kinuha niya ang telepono. Sa kasong ito, tinatayang 9 beses sa 10 ay hayaan ang sarili na sumugod sa kung saang korte kukunin ang bola, kung hindi man ay sumigaw upang gumawa ng masipag. President, pupunta ako sa 1 minuto kung saang court. Hindi na hinintay ni Marvin na magsalita si Jennifer, ngunit sinabi niya na bagaman ayaw pumunta ni Marvin, interesado siyang makita si Hyacinth. Aba, paano ka mag-hello? Loser ka talaga, Jennifer, very disdainful sinabi. Ngayon ay hindi para sa iyo upang kunin ang bola. Pumunta ka na ngayon sa gate ng paaralan ng True Milk Tea Shop. Halika na, labis na nagulat si Marvin, tinawag ni Jennifer ang kanyang sarili na huwag kunin ang bola, o gumawa ng mahirap na trabaho, ngunit pumunta sa tindahan ng milk tea. Pwede ba tayong uminom ng milk tea? Hindi. Oh, I see. This is. Bago matapos si Marvin, ibinaba na ni Jennifer ang tawag. Sa katunayan, matagal nang sanay si Marvin sa pagtrato ni Jennifer sa kanyang sarili. Sa tuwing kausap ni Jennifer si Marvin, palagi siyang naguutos. Alam ni Marvin na minamaliit siya ni Jennifer at itinuring siyang maliit na manggagawa. Bumubulong din ang puso ni Marvin, gayunpaman, pumunta rin si Marvin. Sa kalye malapit sa gate ng paaralan, hinahanap ni Marvin ang Italian beverage shop na hindi pa napupuntahan ni Marvin. Sa oras na iyon, hindi pa hiwalay si Hannah kay Marvin, at ang tindahan ng inuming Italiano ay hindi pa natapos ang dekorasyo nito. Laging gustong matikman ni Hannah ang milk tea ng tindahang ito. Nangako si Marvin kay Hannah na kapag opisyal na nagbukas ang tindahan, dadalhin niya si Hannah para matikman. Bilang resulta, nang magbukas ito, nakipaghiwalay si Hannah kay Marvin, at hindi na pumasok si Marvin sa tindahan. Sa sandaling pumasok si Marvin sa tindahan ng milk tea, narinig niya ang boses ni Jennifer. Dito, kumaway si Jennifer kay Marvin. Parang ang tagal na. Napakaganda din ng damit ni Jennifer ngayon. Iba sa larong badminton noong araw na iyon. Hindi itinali ni Jennifer ang kanyang buhok. Inilugay ang kanyang buhok, malambot at eleganteng mahaba ang kayumangging buhok, nakasuot ng maong shorts, masikip na jacket. Ang figure line ay napaka-eye-catching. Nakita ni Marvin si Jennifer na nakaupo doon mag-isa na may 2 tasa ng milk tea sa mesa. Dahil dito, iniisip ni Marvin na narito si Hyacinth. Kabanata 29. Hindi naisip ni Marvin na ang tasa ng milk tea na ito ay in-order ni Jennifer para sa kanya, umaasa sa pag-unawa ni Marvin sa kilos ni Jennifer sa badminton club. Imposibleng bumili si Jennifer ng 1 tasa ng milk tea para sa akin. Nag-iisa ka ba? Paano si Hyacinth? Si Jennifer lang ang nakaupo dito, ngunit may 2 tasa ng milk tea sa mesa,
ngunit hindi niya nakikita ang anino ni Hyacinth. Nagtataka si Marvin kung ano ang nangyayari. Sa sandaling pinakinggan ni Jennifer ang pagtatanong ni Marvin tungkol kay Hyacinth, nagalit siya sa kanyang puso. Iniisip pa rin ang kawawang batang ito si Hyacinth. Bakit mo natanong yan? Nasa puso ko ba ang ideya ni Hyacinth? Sinasabi ko sa iyo Marvin, huwag kang mangarap. Huwag mong isipin na kung tinulungan ka ni Hyacinth noong nakaraan, hindi mo makikilala ang iyong sarili. Kung ang isang palaka ay gustong kumain ng karne ng sisni, sa tingin mo ba ay kakarapat-dapat ka kay Hyacinth? Ngini siya ni Jennifer si Marvin at pinagalitan siya. Alright, nakinig si Marvin sa saway ni Jennifer at wala nang sinabi pa. Akala niya ay umalis na si Hyacinth dito, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkawala. Kamusta po sir? Ano ang gusto mo? Dumating ang tindera at nagtanong. Anong drinks mo? Pwede ko bang tingnan? Bumaba na ang boses ni Marvin. Huwag mong ipakita sa kanya, nakakailang beses siyang uminom ng milk tea. Bigyan mo lang siya ng isang tasa ng red bean milk tea. Tiningnan ni Jennifer si Marvin ng masama at sinabi sa tindera. Ang pangungutya ni Jennifer kay Marvin para sa kanyang sarili ay matagal nang hindi pinansin. Mas nalilito ngayon si Marvin tungkol sa hinahanap ni Jennifer. Tinitigan si Jennifer ay nag-abot ng isa pang tasa ng milk tea, ito ay malinaw na sa ibang tao, ngunit ang ibang tao ay kung sino. Sino ang hinihintay mo? Tanong ni Marvin. Hindi sinagot ni Jennifer ang tanong ni Marvin. Sa halip, nanatili siyang nakatitig kay Marvin. Ang kanyang mga mata ay tumingin kay Marvin mula sa itaas hanggang sa ibaba, at bigla siyang tumawa. Nakita ni Marvin si Jennifer na tumatawa nang walang babala. Tumingin sa paligid ng milk tea shop, walang espesyal na tao ang dumating, walang nakakatawang nangyari, iilan lang ang magjowa na masayang naglalandian. Ang eksenang ito ay nagpasimangot kay Marvin. I'll tell you straight. This time I'm here to ask you to do me a little favor. Anong maipaglilingkod ko sa'yo? Mas curious si Marvin. Kung tungkol sa badminton club, hindi na kailangang tawagan ni Jennifer ang sarili sa milk tea shop. Ito ay karaniwang isang tawag sa telepono. Kung ito ay tulong ng ibang mga bagay, bakit hinahanap ni Jennifer ang kanyang sarili? Napakaraming lalaki sa paligid ni Jennifer buong araw. Mahuli man nila ang isa, masayang susundin nila ito. Paano mahahanap ni Jennifer ang kanyang sarili? Hindi nag-aalala si Marvin na hindi niya ito magagawa. Ngayon sa kakayahan ni Marvin, walang hindi magagawa sa Santa Lucia. Let me tell you, my cousin wants to find a boyfriend. Ayon sa komprehensibong kondisyon ng lahat ng aspeto, ikaw lang ang pinakaangkop. Sabi ni Jennifer na may kakaibang ngiti. Si Marvin ay nalilito. Ano? Gustong ipakilala ni Jennifer sa akin ang kanyang pinsan. May mali ba? Anong meron kay Jennifer ngayon? Bago sa badminton club, narinig kong binanggit ni Jennifer ang kanyang pinsan sa kanyang bakanteng oras. Maganda siya at may mainit na figure, ngunit mataas ang kanyang standard. Ayaw ng karamihan sa pinsan niya. Bakit biglang sinabi nitong high standard cousin na pinakilala bilang girlfriend niya? Ito, presidente, niloloko mo ako. Napayuko si Marvin. Tinatamad na akong asarin ka. Malapit nang dumating ang pinsan ko. Nasabi ko na sa kanya ang tungkol sa'yo, kaya gawin mo na lang. Tinanggal ni Jennifer ang ngiti ngayon, at sinabi kay Marvin na may seryosong mukha, na may hitsura ng panghahamak kay Marvin. Sa pag-uusap, pumasok ang isang matangkad na babae. Si Jennifer ay itinaas ang kanyang mga mata, tumigil sa pakikipag-usap kay Marvin, at tinaasan ang kanyang kilay sa batang babae na kakapasok lang. Ang pagtatayo ng iyong paaralan ay masyadong hindi makatao. Napakahirap maghanap ng banyo na nalakad ko ng napakaraming paraan. Bago lumingon si Marvin, narinig niya ang tunog ng sapatos na may mataas na takong mula sa malayo. Pagkatapos lapitan, ang pinsan ni Jennifer ay talagang isang kagandahan. Nakasuot ng isang pirasong puting masikip na palda, kwelyo pababa sa mga balikat, na nagpapakita ng isang pares ng magagandang balikat, puting dibdib na nagbabadya.
Sa oras na ito, ang puso ni Marvin ay hindi maipaliwanag na masaya. Pinsan, mabilis na binitawan ni Jennifer ang posisyon. Pagkatapos nilang maupo, itinuro ni Jennifer si Marvin at sinabi, "Pinsan, siya iyon. Marvin, nandito ang pinsan ko. Hindi ka marunong tumayo at kumustahin. Alam mo ba ang basic?" Binigyan ni Jennifer si Marvin ng puting mata at malamig na ubong ng kawalang kasiyahan. Talagang ayaw ni Jennifer na pumunta rito si Marvin, ngunit ang kondisyon na iniharap ng kanyang pinsan ay angkop si Marvin. Labis na nag-aatubili si Jennifer na maging boyfriend niya si Shenfei kapag naiisip niya ang napakagandang pinsan. Ito ay isang Chinese cabbage na hinahayaang buhayin ng isang baboy. Sa sandaling tumangala si Marvin, ang kanyang mga mata ay nasa tapat ng pinsan ni Jennifer. Natigilan si Marvin at bahagyang sumimangot. Paano naging pamilyar ang babaeng ito? Mabilis tumakbo ang utak niya. Pinaalalahanan ko ito. Paano kaya siya? Bumalik ang pinsan ni Jennifer mula sa labas at nakita si Marvin na nakaupo sa tapat niya. Mula sa pananamit ni Marvin, makikita natin na 100% qualified para sa kanya ang taong hinahanap ng pinsan. Loser talaga siya. Ngunit nang siya ay umupo at tumingin sa mukha ni Marvin, siya ay natigilan. Nagulat na bahagyang nakabuka ang bibig, kalahating araw na walang imak. Siya yun. Paano siya nandito? Hindi ako pwedeng magkamali. Hindi makapaniwala ang pinsan ni Jennifer, hindi. Walang mali. Siya yun. Oh, my God, hindi ko inaasahan na dito kita makikita. Ang lalaking ipinakilala ni Jennifer. Kaibigan. Tuwang-tuwa ang pinsan ni Jennifer. Nakakuyom ang mga kamay niya sa mesa. I'm talking to you, naririnig mo ba ako? Nakita ni Jennifer na si Marvin ay patuloy na nakaupo nang hindi gumagalaw. Si Jennifer, na hindi kailanman tumangala kay Marvin, ay lalong nagalit. Ah, okay lang. Kamustahin ko muna. Mabilis na sabi ng pinsan ni Jennifer, hinayla ang manggas ni Jennifer, na nagpapahiwatig na hindi natuloy ang sasabihin ni Jennifer. Hindi naramdaman ni Jennifer ang pagkabalisa at nananabik sa puso ng kanyang pinsan. Sa halip, kakaiba ang kanyang naramdaman na biglang sinabunutan ng kanyang pinsan ang sarili. At masyadong magalang ang ugali ng pinsan ko kay Marvin. Aba, tinatrato ko talaga si Marvin bilang boyfriend ko. Seryoso pa naman ang tingin ko sa blind date. Higit pa rito, bakit magalang ang pinsan sa isang mahirap na tulad ni Marvin? Naisip ni Jennifer sa kanyang puso. Itinuro ni Jennifer si Marvin, "Pinsan, gusto kong ipakilala sa iyo. Si Marvin ito. Pareho kami ng paaralan, at member din ng badminton club. People are very honest and meet the requirements of pinsan. See you again."